Mapagpalang araw mga kaibigan at katropa. Date to remember, May 13, 2023. Just 17 days more to go, laban na ng ating angas ng Pinas, General Quadro Alas Casimero kontra Fillipus Nghitumbwa at ang venue ay sa Okada, Manila. Ating idol tuloy-tuloy lang sa seryosong training para sa kanyang laban. Nagkita sila ng kanyang dating trainer at nagkaroon sila ng training session. Magandang panuuri ng kanilang training session. Makikita mo ang maganda nilang relasyon sa bawat isa. Ibig sabihin yan, walang nagbago sa ating idol. Kahit na naging 3 division world champion na siya at gumanda na ang estado ng buhay. Samantala kung ating maalala sa katatapos na laban ni Ryan Garcia at Gervonta Tang Davis, nanalo ang ating idol ng 1,000,000 piso sa kanyang kapustahan na si Boy Tapang. Nakuha na niya ang kanyang panalo at bumili siya ng 2 aso na nagkakahalaga ng 300,000 ang bawat isa. Nako, may iiyak na naman sa inggit nito dahil ang sinasabihan nilang kangkong ay gumastos lamang ng 600,000 para sa 2 magagandang aso. Yan ba ang sinasabihan nilang kangkong? My goodness. Nakipag-sparring din si Idol sa isang sakalam na dating world champion na si Melian Milindo at sa kanilang sparring, di sinasadyang matamaan ang isang malakas na kanan si Milindo kaya humingi ng dispensa ang ating Idol. Sa sparring, ang ganda na ng galawan ng ating pambato. Mukhang di naman tatagal ang laban kung di pagbibigyan ng ating Idol na si Quadro Alas. Trailer sa laban ni Idol lumabas na courtesy to Treasure Boxing. At siyempre, simula na ng ticket sales. Speaking of tickets, napapabalita na ang VIP seat o ringside ay nagkakahalaga ng $375 o nasa mahigit 20,000 pesos. At ang A seat, siguro ito ang kanilang general admission, ay nagkakahalaga ng $75 o mahigit 4,000 pesos. At ito ang ilan sa mga napangalanang undercard sa laban. Si Takeshi Inoue ng Japan na may kartadang 19 wins, 2 talo, 11 knockouts laban sa ating kababayan at hard-hitting Wiljun Mindoro na may kartadang 10 wins, 10 knockouts. Kanilang paglalabanan ang WBO Asia Pacific title. Sumunod Ayumu Hanada ng Japan na may kartadang 10 wins, 1 talo, 8 knockouts laban sa ating kababayan Vince Paras na may kartadang 18 wins, 2 talo, 15 knockouts. At ang sumunod ay si Jun Ikigawa ng Japan, may kartadang 4 wins, 1 KO laban sa ating kababayang Carlo Dimisilio na may 16 wins, 6 na talo at 9 knockouts. Tara ating panoorin ang trailer mga kaibigan at katropa. Based ko talaga sa dumating sa akin yung boxing kasi dahil sa boxing, maraming nagbago sa buhay ko at ngayon. Matapos nating mapanood ang trailer, nais kong ibahagi sa inyo ang isa pang video na kung saan mapapanood natin si Idol General Quadro Alas Casimero kung paano siya nagpapasalamat sa Panginoon at sa boxing kung nasan man siya ngayon. Blessed ko talaga sa dumating sa akin yung boxing kasi dahil sa boxing, maraming nagbago sa buhay ko at ngayon meron na kami, may lahat na, parang lahat-lahat na meron na. So, sobrang pasalamat ko talaga lalo na sa Panginoon na binigyan ako ng lakas na para makuha ko lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Sobrang papasalamat talaga ako kasi dati walang-wala talaga kami ngayon. Dati, so ngayon, halos lahat lang nasa akin na, lahat na bahay, lupa, sasakyan, marami na. So parang nakukuha ko na lahat. Mga kaibigan at katropa, maraming salamat. At sa mga bagong sumusuporta sa aking channel, thank you so much. At sa maliligaw, baka pwede naman mahingi ng inyong suporta. Maraming salamat.